anak anak sa inyo aking mga anak. Magsiupo kayo lahat. Aking ipinadarama ang aking pag-ibig sa bawat isa na nagpahalaga at patupatuloy na nagpapahalaga sa aking ministeryo at iha mula sa aking bagong pangalan, Iskopos Kalimisbensan. Harangan man ang tao, ngunit ang aking kalooban ang siyang mangyayari at magagagat. Sapagkat sadyang kaaway ng salibutan ito ang itinuturing ko, mga kaibigan. Ang itinuturing ko, tunay na mga anak. Huwag kayong mangangamba. Huwag kayong matatakot. Sapagkat ako ang sumasaan niyo. Taong nagbibig ka, ngunit ako'y espiritu, humihiram ng tingin at katawang naman upang yanikin ko ang lupa pati na rin ang langit. Patuloy ang inyong pag-aaral sa espiritu at sa katotohanan. Sapagkat dito ko iluwalhatiin ang lahat ng magtatagumpay. Dito ko papapasukin ang tunay kong mga anak. Ang aking santuwaryo, ang tunay ng pintuan patungo sa aking kaharian. Kung kayo'y makikinig, mapalad kayo. Kung kayo'y susunod, masigit na mapalad kayo. Ngunit kung kayo'y susuway at magmamatigas, pakaisipin ng bawat isa ang kanyang gagawin, sapagkat hindi lamang sa tao ito ninyo ginawa, kundi sa aking pagka-Diyos. Lahat ay aking nalalaman at aking nababatid. Hindi man nakikita ng iyong kapwa ay aking nalalaman. Hayag man o lihim, ako ang siyang hahato sa bawat isa. Ngunit kung kayo may hinahatulan ng sanlibutan, manatili kayong mababa, manatili kayong maama sa lahat ng sandali. Sapagkat nang ako'y naging Kristo, ako'y tinawa na maama kong Diyos. Kayo ngayon ang gagampang Kristo sa huling panahon ito. Kaharap man ninyo ay sadyang mababis at mailap. Ngunit maging matalino kayo at maamo. Tulangan ninyo ang katangian ng ahas. Kung alam ng bawat isa na siya'y mapapahama at magkakasala, lumayo kayo. Ngunit sa inyong paglayo, ay huwag naman ninyong susumpain, kundi idalangin ninyo sa akin. Sapagkat ang tunay na may pag-ibig sa kanyang kapwa ay mapagmalasakin, matuloy, mapagbigay, mapagparaya. At kayo mga anak, ang siyang nagparaya. At sa inyong pagpaparaya, kayo na may aking bibigyan
ang ganting pagbaba. Ang lahat ng kalugihan ninyo sa lupa ay aking papalitan sa langit. Sabagka, huwag na kayong mag-iimpo ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat ito'y mawawala at maglalaho. Ang alabo ay babalik sa pagiging alabo. Ngunit, kung ang inanans ng bawat isa sa kayamanan kanyang sinisika ay para sa kanyang kapwa, para sa kabutihan ng nakararami, mapalad kayo. Ngunit, kung kayo'y nagsisika ng mga bagay na nabubulok at tinatama para papurihan ang inyong mga sarili, para dakilaan ang inyong kapwa, at para magmataas, kaawa-awa kayo at kahaba-haba. Sapagkat ang yaman dito sa lupa, mga anak, ay akin. At kung kayo ay aking pinamamanahan ng yaman sa lupa, ipamahagi ninyo. Una kong ipinamana ang kayamanan ng hindi maglalaan at hindi kukupas. Ito ang aking salita na aking isinisigaw sa kalupaan. Ang may pandinig ay makinig. Ang nais sumampalataya ay sumampalataya. Ang umaaya, malaya ang bawat isa. Ngunit sa kalayaang aking ibinigay, maging matalino kayo, sapagkat ang kalayaang iyan ay hindi ko ibinigay upang kayo ay gumawa ng masama. Samantalang ninyo, habang kayo may buhay pa, habang kayo ay narito sa lupa, samantalang ninyong makasunod sa aking banal na kalooban. Sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano ako'y naging Kristo sa gitna ng mga Hudyo. At kayo na may magiging Kristo sa gitna ng hindi. Sapagkat lalo hindi ang akin namang binibigyang pagkakataon upang magkamit ng ganting palang buhay na walang hanggan, katawang panlang na aking ibibigay sa bawat isang magtatagumpay, sa bawat isang magtitiis ng hirap, mula sa upaw at hutang, dugo at pawis na sa ninyong puhunan. Hindi tao ang inyong sinasampalatayan, kundi buhay na Diyos na pumipili at pumipira sa bawat isa. Ano mang pagsubok na dumating sa inyong sambahayan, sa aking mga santuwaryo, loob at labas, manatili kayo sa aking salita, sapagkat kayong lahat ay aking nang pagpu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 p
bibistahin sa dalisayan. Sino ang siyang matitira? Ang matitira ay sadyang matibay, ay sadyang kilang, ay sadyang anak ng Diyos. Iskopos ang madan.
Maraming tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Ngunit muli aking winiwika, isinarado ko na ang aking pandinig sa mga taong tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon. Ako'y nagpapakilala bilang inyong ama sa uling panahon ito. At hindi ko na nga inililihi ang bawat kong gagawin maliban sa mga taong magtatagumpay hanggang wakas, sapagkat ito'y mayroong bilang sa oras na ito'y magtapat sa aking itinakda. Ako'y muling darating. Taglay ang aking kapangyarihan, ang aking pagiging hari. Ang narinig ninyo't nasasaksihan sa mga sandaling ito ay espiritu ko lang, salita ko lang. Ngunit darating ang araw at oras na ako'y inyong lubusang makikita. Ngunit ngayon, ako'y lubos na nagpapakilala sa buhay ng bawat isa. Ang tubig ng buhay na aking pinadadaloy sa loob ng aking santuwaryo, saan man na may nagkakatipon dahil sa akin, ang tubig ng buhay ay aking ibinibigay. Ang sinumang uminom nito ay hindi na nga mauupa. Ang sinumang kumain ng pagkain aking iniaalay sa bawat isa ay hindi na magugutom at hindi na mamamatay. Kaya't naisin ang bawat isa na sa lahat ng oras na ang aking mga saserdote, ang aking mga lingkod ay humaharap sa inyo, nagpapakain at nagpapainom. Huwag na huwag lilipat ang inyong isipan. Huwag na huwag iisipin ang mga bagay na naiwan sa inyong takalan. Ang kayamanan pinagpapagalanan ng tao sa oras ng banal na misa at sa oras na tumatayo ang bawat kong lingkod. Sapagkat di nyo man sabihin, ay aking nababatid nilalaman ang iyong isipan. Hayaan ninyo na ilaan ang araw na ito para sa akin. Sapagkat napakahaba at napakalaga ng aking pangunawa sa inyong mga tao. Hindi ako madama sa bawat isa. Ngunit kayong mga tao ang siyang nagdadamot sa akin. Ilang oras ang aking hinihingi, ngunit hindi maibigay. Isang araw ang aking hinihingi, ngunit nakakalimot na tumupad sa aking kautusan. Hindi na nga ako ang nagkulang at nagpabayad sa bawat isa. Sapagkat paulit-ulit kong winiwika sa pamamagitan ng mga pakaka na aking ginagamit na pahalagahan niyo ang araw ng pamamahayag. Hinayaan ko ang bawat isa sa loob ng 6 na araw na kayo ay gumawa bilang tao.
Huwag naman niyo kong pagtamata sa oras na hinihin mo. Maraming salamat sa bawat isa na nagpahalaga sa ako. Ang inyong inihanto ay sadya kalugod-lugod sa aking harapan. Ang inyong ibinigay ay sadyang hindi matatawaran ng material na bagay. Kita ko ang kabutihan ng puso ng bawat isa sa inyo. Kita ko rin ang tumanggap sa akin ng buong ganap at ng buong katotohanan. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pananampalataya hanggang sa huli. Sapagkat sa huli, ako ay lubusan ninyong makikita ng mukhaan. Magpakatatag ang bawat isa sa bawat pagsubok na dumarating. Sa bawat pagsubok na mula sa tao, na mula sa inyo, sapagkat kung minsan kayo na rin ang gumagawa ng mga suliran ninyong mga tao. Hindi ko kayo pinahihirapan, kayo ang nagpapakita sa inyong mga sarili. Sapagkat akong Diyos ay mapagbigay, mapaglingaw at mapagpatawad. Ang sino mang nagsisisi ay aking kinalulugdan, lalo tigil ang sino mang nagbabago at tumatanggap sa aking aral at turo. Magsitay ang bawat isa. Awitin ang lupang lang. Ipikit ninyo ang inyong mga mata at ipadarama ko ang aking Espiritu. Thank you.
Masigit din yung pahalagahan, ang pagyaman, ang kayamanang tinanggap ninyo sa inyong Ama. Sapagkat ang lahat ng nakikita at nahahawak ng inyong mga kamay, ito'y maglalala pagdating ng araw. Susuklian ko ang bawat isa sa inyo nang naaayon sa kanyang pinagpagalak sa mga darating na araw. Ang hindi ninyong hiningi sa akin ay aking ibibigay. At ang mga bagay na hinihiling ng bawat isa, sinasabi ko sa iyong anak. Hindi ko may pagpagkakataon. Andan ang lahat ng nangyayari sa daigdig nito ay paulit-ulit lamang. Walang bago. Ngunit, kung kayo ay matapat sa akin, at kung kayo ay sadyang manguli at hindi mapapagod sa paghingi, unti-unti ito'y aking ipagkakaloob. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Hindi ko na kayo iisa-isa, sapagkat ang aking salita mula pa kanina ay para sa lahat. Uli ay mapag-alang araw sa iyo. Pa-pa-pa.